Magandang araw mga bata. Narito tayo sa Mother Tongue 2, unang markahan, ikatlong linggo. Ang ating paksa ay pangalan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayong araw, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Ano ang pangalan? Alam nyo ba mga bata? Pangalan, ito ay salita o ngalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Ang unang halimbawa ay ngalan ng mga pangyayari. Ang halimbawa ng pangyayari ay Kaarawan, Pasko, at Bagong Taon. Isunod mga halimbawa ng ngalan ng bagay: baso, relo, at damit. Ngayon, halimbawa naman ng ngalan ng hayop ay pusa, kalapati, at baka. Narito naman ang mga halimbawa ng ngalan ng lugar: Boracay, Taguig City, at simbahan. At ang halimbawa naman ang ngalan ng tao ay pare, doktor, kuya, at abi. Para sa inyong dagdag kaalaman mga bata, narito ang gawain 1, panuto, pangkatin batay sa makikitang talahan na yan ang mga nasa loob ng kahon ayon sa uri nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Basahin muna natin bago natin sagutan mga bata. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Ngayon, narito sa ibaba ang mga pagpipilian ninyo ng sagot. Ang una ay Jose P. Rizal, Taguig, Florera, Leon, Cuaderno, Bombero, Pasko, Ilog, Isda, Kaarawan, Ahas, Parke, Radyo, Suklay, Langgam, Kambing, Doktor, Palaruan, Tabo, Pista, Palengke, Janis, Araw ng Mga Puso, Bagong Taon, Pedro, at Gawain. Ngayon, handa na ba kayo mga bata? Sagutan natin. Okay, sagutan na natin mga bata. Unahin natin ang Jose P. Rizal. Tama, ito ay sa tao. Pangalawa, Taguig. Saan natin ilalagay ang Taguig? Ito ay sa lugar, tama. Next, Florera. Ito ay sa bagay. Next is Leon. Saan natin ilalagay ang Leon? Ito ay sa hayop. At ang kwaderno naman ay sa bagay. Sunod ang bombero.
Ang bombero ay sa tao. Sunod naman ay Pasko. Ito ay tama pangyayari. Sunod, ilog. Ito ay lugar. At ang isda ay hayop. At ang kaarawan naman ay tama pangyayari. Ang ahas naman ay tama hayop. Sunod ay parke. Ito ay sa tama lugar. Sunod naman ay radyo. Ito ay sa bagay. Bagay. At ang sunod ay suklay. Ito ay sa bagay. At ang langgam naman ay sa hayop. At ang kambing ay sa hayop. Ang doktor ay sa tao. Ang palaruan ay sa lugar. Ang tabo ay sa bagay. At ang pista ay sa pangyayari. Ang palengke ay sa lugar. Ang janis ay sa tao. At ang araw ng mga puso ay sa pangyayari. At ang bagong taon ay sa pangyayari. At ang Pedro ay sa tao. Okay, basahin natin mga bata. Iunahin natin ang halimbawa ng ngalan ng tao. Jose P. Rizal, bombero, doktor, Janice, at Pedro. At sa ngalan naman ng bagay ay Florera, kwaderno, radyo, suklay, tabo. At narito naman ang halimbawa ng mga ngalan ng hayop, leon, isda, ahas, langgam, kambing. At mga halimbawa ng ngalan ng lugar naman ay tagig, ilog, parke, palaruan, palengke. At sa pangyayari naman ay Pasko, kaarawan, pista, araw ng mga puso, at bagong taon. Para sa inyong gawain to, narito ang panuto. Tukuyin ang mga salita kung ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Kaisulat ang T kung tao, H kung hayop, B kung bagay, L kung lugar, at P kung pangyayari sa patlang ng bilang. Number 1, binyag. Anong ngalan ang binyag? Ano ang sagot ninyo mga bata? Tama, titik, P. Ang binyag ay isang halimbawa ng pangyayari. Number 2, burakay. Anong ngalan ang burakay? Tama, L. Ito ay ngalan ng lugar. Number 3, buhaya. Anong ngalan ang buhaya? Tama, H. Ito ay halimbawa ng ngalan ng hayop. Number 4, kapitan. Ano naman ang sagot sa number 4? Tama, T. Ito ay ngalan ng tao. Number 5, television. Ang sagot ay tama, B. Ito ay ngalan ng bagay. Yun, tandaan natin mga bata. Ano nga ulit ang pangalan? Ang pangalan ay salita o ngalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari.
tutukuyin ang mga ginamit na pangalan sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng A kung tao, B kung bagay, C kung hayop, D kung lugar, at E kung pangyayari. Number 1, tuwing Pasko naghahanda ang mag-anak. Ang salitang may salungguhit sa number 1 ay Pasko. Anong ngalan ito? Ang sagot ay tama, E. Ang Pasko ay pangyayari. Number 2, si Frailin ay may alagang kuneho. Ang salitang may salungguhit sa number 2 ay kuneho. Anong pangalan naman ito? Tama, C. Ito ay ngalan ng hayop. Number 3, Ilocano ang salita ng mga taga-Abra. Ang salitang may salungguhit naman sa number 3 ay Abra. Anong pangalan naman ito? Ang sagot sa number 3 ay tama, D. Ang salitang Abra ay ngalan ng lugar. Number 4, si Angel Luxin ay maganda at matulungin. Salitang may salungguhit sa number 4 ay Angel Luxin. Anong ngalan ang may salungguhit? Tama, A. Ito ay ngalan ng tao. Number 5, pinaabot ni nanay ang sandok. Ang salitang may salungguhit sa number 5 ay sandok. Anong ngalan naman ang sandok? Tama, ito ay B. Ngalan ng bagay. Para sa inyong homework 1, gagawin ito sa inyong mga tahanan, mga bata. Narito ang panuto. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot na tumutukoy sa mga salita na may salungguhit. Number 1, ang aking pamilya ay nagtungo sa Cavite noong isang linggo. Anong ngalan ang may salungguhit na Cavite? A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar. Number 2, naligo sa dagat ang pamilya Avila. Ang salitang may salungguhit sa number 2 ay dagat. Anong ngalan ang dagat? A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar. Number 3, si Rodrigo Duterte ang ating presidente. Ang may salungguhit sa number 3 ay Rodrigo Duterte. Anong ngalan ang may salungguhit? A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar. Number 4, naglalaro ng trompo ang mga grupo ng kalalakihan. Ang salitang may salungguhit ay trompo. Anong ngalan ang trompo? A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar. Number 5, inuulam sa aming bayan ang salagubang. Ang salitang may salungguhit sa number 5 ay salagubang. Anong ngalan ito? A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar. Para sa inyong homework number 2 naman, narito ang panuto ulit. Punan ng angkop na pangalan ang bawat patlang na makikita sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Narito ang mga pagpipilian ninyo ng sagot. Basahin natin. Luneta, mag-aaral, laso, bagyo, isda. Number 1, si Maria ay palaging nagtatali ng buhok gamit ang kanyang pulang patlang. Number 2, nanguhuli ng mga sariwa at malalaking patlang si Mang Pedro sa ilog. Number 3, namasyal ang mga mag-anak sa patlang pagkatapos magsimba. Number 4, masiglang nakikilahok ang mga patlang sa talakayan.
Number 5, masayang na masyal ang pamilya sa patlang. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat ulit sa pakikinig, mga bata.